April 15, 2024. Ganda araw. Yeah. Yeah. I hope na maganda yung usapan natin ngayon. Ha? All is well upon waking up. And God bless our day. Yeah. Ito si Papa Bot. Always. Ha? Araw-arawan natin tong ating message. Nagpapakumanhin lang ako sa mga naisip niyo kung bakit tayo nasa online at nagdi-discuss ng bagay na makaaso. Yan. Kasi iba ang experience ng iba-iba tayong experience. Di ba? I'm sure Holy Spirit ang nag-guide sa atin. Alam mo, to tell you frankly, iba naman talaga ang experience nyo kaysa akin. To tell you straight, ayaw ko lang ng terorista. Sinasabi ko nga, ayaw ko ng gulo. Di ba? Welcome ko anong belief mo. Welcome ko anong paniwala mo sa buhay mo. Lalong-lalo na paniwala mo na may Panginoon ang gumawa sa atin. Kahit na atheist na walang Panginoon, na walang God. 'Di ba? Ayaw ko lang ng terorista kaya matalim ang aking dila. Ha? Na inaatake ko yung sinong gumawa ng ganyang mga prinsipyo. Bakit nagkagulo ang mundo dahil dyan? Oh, ngayon, April 15, kahapon, 14, nagumpisa na yung the rounds of missile attack. Dati-dati, Iran-Iraq war. Doon sumikat yung SCAD missile. Hindi pa computerized yun, wala pang GPS noon eh. 70s yun eh. Early 80s pala. O, ganyan, di ba? Ngayon, computerized na yung mga missiles. Ayan. Kaya lang, mas matalino yata tong mga Jewish people dahil sila yung nag-imbento ng yung nakita mo yung laser dyan sa mga mall, di ba? Pag nag-ano ka ng presyo, ginaganon-ganon ng staff yung nabili mo dahil may code, may barcode, ginagamitan nila ng laser. Ngayon, na-discover ng Jewish ang Iron Dome, puro laser yan. Ha? Laser yan, ina-identify nila kung saan yun. Tapos, i-counter-attack nila yung they take down the missile na papunta sa kanila. So mga 300 missiles ang pinakawala ng Iran, mga Houthis, mga rebels, mga ano yung tawag niyan,
Hezbollah. Ayan, di ba? Ngayon, pinalipad nila doon. Ina-intercept naman nyo ng laser ng Amerika. Yeah. Yun. Siguro na na-share din ng Israelites. Na-share nila sa Amerika yung laser technology to counteract. Doon pa lang sa taas. They take down the missiles na kalaban. So that's the point there. Advance ang Jewish. Alam nila darating yan. Pero mas believe ako sa Bible. Mas believe ako sa Bible. Alam na ang Holy Bible na mangyayari ito. Kaya pray na lang natin. No? Huwag niyo na lang entertainin yung takot dahil if you have God, wala. Wala nang takot yan. Di ba? Takutan kasi ang nangyayari sa mundo. Ah, mabuti I was born in late 50s, 60s, 70s, nakikita akong gulo eh. Ayan. Takutan, ha? Ilang gira na? Ha? Russia versus America. Wag na. Tapos na ang Biblia, 5th century pa lang. Nakasulat na lahat. Binabago-bago lang ng ibang yung gumawa ng author ng mga scholars ng mga kunwari Holy Core. Yan. Binabago-bago lang nila yung interpretation nila about Holy Bible. Kaya magulo. Nakasulat ng Holy Bible. Holy yun eh. Maka-Diyos yun. Kaya magulo ang mundo. Dahil dyan. Ito na. Dirty road na tayo. Dirt road is mas marami ang alikabok. Ayan mo na. Maliligo tayo ng alikabok ngayon. Para sarap ng ligo natin. Di ba? Ito nangyayari. Kaya hindi ko man ito hintuin. Papabot is only trying to patch up to meddle everything. Kung ayaw nyo ng makinig, you have the right. Yeah, because life is a choice. You choose not to listen. Yeah, it's okay. Kaya ulitin ko, nag-polemics ako, nag-a-attack ako, pero sa mga terorista lang dahil ayaw ko. Di naman ang ginagawa nila. Di ba? Yung charter mo. Patayin mo talaga lahat ng Jewish people. Hindi, mali yun. Wala yan, hindi makatao yun. Sinabi ko, Biblia lang sana yung unahin natin, wala na. Kaya medyo matali mga aking dila. Ulitin ko. Ha? Kaya tanong sabihin nyo, tapos ng Biblia eh. Nag-defend ako ng Bible. Ngayon, iba na ang climate natin. Attack na tayo. We are not harsh of doing this against the righteous people. Dami pa tayong topic na pag-usapan eh. Di ba? Yun lang about kung paano nagdami yung religion. Ang dami talaga tayong pag-usapan. Kaya hold on. Hang on. Huwag mawala ng pag-asa. Di ba?
Oh. Dahil sa tapos na ang Biblia, kaya sinabi doon sa Revelation lang. Yun, 'di ba ang Revelation nasa Bible? Tapos siminto na naman. Alisin natin mask. Nung nagkagira ng 70s, binuksan kong Revelation. From first word to the last word. Inubos ko. Ang ganda, 'di ba? O nangyayari na ngayon ang sinasabi, malapit nang makumpleto, 'di ba? Kung ayaw niyo maniwala niyan, go ahead, but Papa Bot will not let you just stay there doing nothing. We have to explain everything. Oh, di ba? Yeah, iniisip ko lang kasi, ang ganda ng mundo eh. Everything is provided. Kaya lang, na-mislead tayo ng ibang preaching kasi. Sorry na lang kayo, malalim ang mga topic ni Papa Bot. Hindi ordinaryo. Para ito sa mga tao na nagtuturo ng mga huli-huli o ano, mga huli dyan, mga miracle, mga transformation ng mga miracle ng mga tao. Yeah. So, isipin mo lang, discern mo lang. Nabuhay tayo. Oo. Tapos, may dumating na isang grupo na maggawa-gawa ng istorya. Binabaliwala yung the Son of God. The Son of God. Meaning, He is not a son. A child of God is tayo, kung sino-sino. But sinabi mong the child, the son, iba yun. God yun. Iniba nila yun. So, they're trying to make their own issue at napabayaan niyang mga 1,000 years. Pero yung Bible, hindi napabayaan. The same yan, the same ang message niyan. Walang inulit-ulit yan ng mga story. The same yan. Holy Spirit ang nag-guide ng mga gumawa niya ng Holy Bible. Yung iba naman, yung gumawa dyan, hindi Holy Spirit yan. Hindi ako maniwala. Kasi may nakalagay doon, hate. So, i-discern mo kung saan ang maganda. Kaya mga topic natin, malalim. Napakalayo sa ordinaryong utak. Ayan nyo na. Ginugulo na rin tayo ng mga history na kunwari naging propeta, naka-receive ng message ng God. Gawa-gawa lang yun. Yung iba, ha? Yung iba, totoo. Kunti lang, totoo. Karamihan, mga sinungaling. Hindi ko man inaaway yung may mga... Hindi naman away ito. Yung... tawag niyan, may Jesus Christ, ha? Like Mormons, lahat na may Jesus Christ, hayaan mo na sila. At hindi naman natin palagay natin straight talk to, hindi ko kinakalaban ng Muslim, ang mga terorista lang, dahil karamihan kasi sa kanila, they just follow mga 1 billion of them. Wala lang. Ang mga radicals lang ang ating target. See? Ang mga radicals lang. Iba kasi yung usapan pag moderate or nominal. Yan. Ang mga radicals yung ating topic ko palagi. Yan. Kaya sinisigurado ko na walang kalaban. Yung pinakalaban natin, in the simplest term, yung usapan lang na i-correct lang yung paniwala na itong God na pinapaniwalaan ng iba,
sa mga 1.2 billion Muslims, hindi ko alam kung ilang percentage, siguro mga 10% of 1 up 0.1% of 10% sa kanila ang gumagawa. So hindi siya maganda ang gumagawa ng naniniwala na sa gulo. Ayan, sinabi ko kanina, marami ng mga digmaan, huwag na lang takutan, ha? Huwag magtakutan. Sino bang sino bang tatagal sa mundo, ha? Sinisigurado ko lang na may mararating tayo. We are not hopeless. Dasal ko lang. Ulitin ko. Yung mga may maling paniwala lang eh. Yung pinagbubunyi. Baga, pag nakapatay ng Christian at saka Jews at saka iba pa. Diba? Sayang yung natutunan natin na may Panginoon. Yeah. Kasi yung Panginoon, di ba, love. Ang Panginoon, di ba, mercy. Ngayon, saan ngayon ang kulay ng Panginoon nyo? Anong kulay siya? Merciful ba siya? Palagay natin, oo. May love ba siya? Palagay natin, oo, pero selective. Selective ang God nila. Sa atin naman, kaya nandito kami, we don't attack them through polemics. Kasi hindi naman si Jesus Christ yung kanilang idolo. So, explain na lang na mali yung ginawang plagiarism. Yung my God, tapos gagawa-gawa ka ng istorya, palagay natin tama naman yung propeta, nakatanggap ng message, pero tao lang siya, di ba? Gaya ng Hesus Kristo, tao. Oh. Kaya lang, ang pinaka-sinless, yung walang mali na ginawa, si Jesus Christ. Oh. Di ba? Siyang perfect na tao. Yung ibang propeta, wala yun. Ni certain percentage, kahit na 0.001%, wala. Wala. Hindi sila kagaya ng Hesus Kristo. Malayo sila. Si Hesus Kristo ang perfect. Ngayon, pag na-claim mo na may propeta kayo, yeah, kung na-claim niyo na may propeta kayo, isipin niyo na tao din yun. Bound to commit sin, bound to create stories, bound to imagination. Di ba? Kasi hindi siya perfect. Kaya ito lang ang aking point. Bakit ako nag-live? Bakit ako nagkandahirap ng kalakad-lakad? Joke lang. No. Ayaw ko sa isang office mag-vlog para tayong executive director at saka manager. Hindi, ordinaryong tao lang tayo. Kaya nakikita nyo naman mga background natin, normal na normal, hindi opisina, hindi nakakurbata, di ba? Yan yung propita na yan. Balik tayo, bound to commit sins. So nakikita natin kahit na sa pinaka oldest book nila, kasi nagbabasa rin tayo eh. Yung mga 8th century, 9th century, nandun na yun. Ha? Ang propeta nila, si peace be with him, maraming mga, yan, palagay natin, attack. Attack this one, attack there, here and there. Yan. Pati mga babae, kawawa, may mga subjugation. Kahit na itong pinaka 1986 na na-canonize nila yung pinapaniwanaan nila ngayon, nandyan pa rin eh.
Isang God lang daw. God is no one but God. Tama naman. Again sila sa triune. Yung tatlo, yung Trinity. Walang problema yan. Kahit na anong sabihin nyo, huwag ka lang kayo mag patay ng inosinte. If you sanctify killing, iba na ang usapan yan. Diba? Ito lang ang purpose ni Papa Bot, mahinto lang yan. O, diba? No matter what will you do, no matter what you believe, who you are, only one God, Jesus Christ. Diba? Straight to the point. Yan. Ah, di ba? Tapos ang usapan. Straight to the point. There's only one God. Ulitin ko ha. 2000 years before, na-predict na yan. Kasi kung hindi yan nangyari noon, walang mga propetang naka-receive ng theophany. Walang may nagsabi na there's somebody na ipanganak ng Holy Spirit. Oh. Sabi na may panganak. Nakasulat. Nasa Holy Bible. Lahat-lahat pinanganak si Jesus Kristo. Lahat-lahat. Oh, di ba? Ngayon may pinanganak na propeta claiming to be the last and final prophet kuno. Hindi 'yan. Do not claim. At kung maniwala ka diyan, huwag ko nang sabihin yung pinaka-harsh words. Ha, sa puntong ito. Ang maniwala niya loko-loko dahil naging terorista. Ah, di ba? Yung iba naman naniwala pero hindi alam. Hindi alam kung anong gawin. Kasi binabago-bago niyo yung ang Bible, binabago-bago niyo. Di ba? Ito, matinding usapan 'to. Ah, plagiarism 'yan eh. Oh. Kopya-kopya. Itong propetan to, lipad-lipad. Ah, wala yan. Wala yan. You can make your own story. Di ba? So, sinabi ko, ang makareceive ng theophany, tao. Because God is omnipresent. He can go to heaven, down to earth anytime. Di ba? Ah, tsaka, hindi swerte yung tao na may theophany. Ha? Ah. Hindi swerte sila. Nako, torture. Ha? Kahit na anong gawin natin, tao lang tayo, you will be judged. We will be judged kung may theophany ka. People will think about anything against you or label against you, anything. Kaya hindi maganda kung may theophany yung isang tao. Ito, simple lang to. Usapan lang to ha. Kasi medyo mataas ng araw. Mahaba-haba na rin yung malayo-layo na rin yung ating na puntahan. Tika, naghanap kasi ako ng prutas. Oy, ito pala, melon, papaya. Oh, kita meron pala dito ah. Day, sino buligya de? Mamangkot lang ko. Aw! Abi ko dito ang tinda. Mamangkot lang ko sa presyo. Pila ka payas nyo? 20, sir. 20? Okay. 15 kong wholesale? Pila ang wholesale? Pila ka kilo? Okay. Ini, pila ni? Melon? 35 ang kilo, sir. 35? Okay lang. Hindi ko alam eh. Mayroon pala dito. Balik lang ako ah. Naglalakad lang kasi ako eh. Kuha muna ako ang bisikleta, dali lang. Balik lang ko.
marami pa lang mapuntahan dito eh. O Ann's Eatery. Ann's Eatery. Okay, ang dami dito ah. Kaya kahit na anong lapad ng mundo, ah, minamaliit nitong mga minamaliit lang nila, ah, na shortcut nila lahat eh. Ah, sayang yung pinaghirapan ng iba, ha? When you go back to history, ah, daming paniwala eh. Ah, palagay natin yung paniwala nila. Paniwala nila galing tayo sa evolution. Evolution. Taken for granted, may evolution. Bakit may mga feeling tayo? Ah, may feeling tayo, may pag-iisip tayo. Mataas ang ating mataas ang ating respeto sa sarili, 'di ba? Dahil we protect na tayo ay naging humans na marunong magdesisyon ng tama o mali. Oh, 'di ba? Ngayon, nakikita nga ng Panginoon, God, yung gumawa ng araw. Oh, ayan, yung mga ganito, gumawa niyan. Mga pagkain natin, to tell you, kung wala, wala yan, wala tayo. Kung walang ulan, wala tayo. Okay, kahit na walang ulan ngayon dito, ang mga spring, hindi natutuyo. Ha? Nandun sila sa river. Ang river naman, umaakyat sa mga taniman, bumababa sa mga taniman. Yun. River means water. May water. May water yan pag may river. Diba? Kaya nagkagulo ang mundo dahil hindi maniwala na na-predict si Jesus Christ. Ayaw nilang maniwala. Yeah. So magpatuloy yung gulo. Kaya dito na naman ngayon ang Iran. Okay. Let's get it on. Let's get it on, Iran. I run to God, Iran. Wala. Yan. Iyan ang sinasabi ko na may mga certain percentage tayo. Na fundamentalist. Yan. Kung palitan na lang kaya natin ng story about prediction of God about Jesus, na ipanganak siya, ipapanganak siya at magsakripisyo para sa atin, tahimik sana ang mundo. Oh, diba? Kaya, huwag niyo sabihin na si Papa Bot mali. I will not accept that I am doing wrong. Wala akong ginagawang masama para sa humanity itong aking purpose. Ibang usapan na kasi kung patayan. Binigyan nga tayo ng talent, no? Lahat yata ngayon magagawa na ng tao eh. Everything that we want, we need, nabibigay na ng utak ng tao eh. From social media to computer to making of drone, making of bombs. Nandiyan na. So we are inclined to do things na parang may mass destruction ng humanity. So imbis na tayo mamuhay ng tama, pinili natin ng mali. To
punta tayo dito dahil sintik. To! May karatulabi na Pentecost. May karatula nga Pentecost ba? Diri na ang Pentecost? Diri, ay, nagasimba sila de? Sige na lang. May migo, biko nga pastor, may siap man, abiko mo ni. To, sino ang pastor sa Pentecost de? Ang pastor? Ang tagiya? Ah, okay. Mabalik lang ko. Ha? Pwede mo lang dituan mo to. Ah, di lang, mawiya ako. Silang tagiya de? Okay, abi ko iya ka amigo ko bla. Ang way ko pa bimay kilala siya. Mahilig biko sa man. Pastor sa Mabini da. Ano apelyido nila? Dire? Pardillo. Pardillo? Ah, okay. Balik lang ko, ano ngalan mo? Nanan. Nanan? Oo. Sige nan. Kilala mo po pastor da. Ha? Kilala mo kami ni pastor. Ah, sus. Pastor Dilija. Oh, Ruben. Eh, mga utot na daw kami siya to. O daw una ka mo eh no kay dako man niya. Ah, nga nagsiap. Ah, okay. So, ano ni siap na de? Siap? Siap ka kung dito ah, tanan. Ah, sino mekaniko? Mekaniko ko diri sa kan. Ikaw ang tagiya de? Ikaw ang tagiya. Nanan. Pwede gala yung magpa-welding de. Kay kung gisa may obrahon ko. Kung kisa may brown ko doon, hindi naman ko abi mag mga stainless. Oo. Di kong mag-ubra ko, basi kong mabulag na ko ba? 65 na ko mo. May aral ng brown, pwede na nga huwai-huwai. O huwai-huwai lang, ng iba naman nga mga tao mag-ubra. So, sa siyap kagali, ka-building ka man, muna, ay muna. Ah, okay. At least balaan ko, kayo nag-aagil ang biko. Gaano ka bike? Laalakat. Dito lang ko ga tambay sa kambingan. Dito ko ga inom tubig. Sige nan. Kita lang ta. Maayo. Okay. Awe. Oo. Oo. Wala pa ko kaabot. Amat-amat lang kay bago lang ko nag-umpisa. Ah, dito ko sa una, pero naga-motor ko. Oo. Sa Crossing Mabini. Ano pangalan mo to? Belmore. Ha? Belmore. Belmore? Ti builder ka man? Oh. Pugar, believe ko sa obra mo. Oh, ginakat mo ang kwan. Okay. Oh. Sige, may sandir ka ha. Kay Halong ha. Oh. Sige ha. Oh, sige, God bless, God bless. Iba ang natagpuan ko eh. Oh. Oh, sayang tong mga na-put up ng Holy Bible yung mga ganitong mga grupo. Oh. Dahil nung dumating si Peace Be With Heaven, iniiba-iba na. Gumawa na. Although nasa oral tradition sila, pero matindi ang ginawa. Di ba? Matindi ang ginawa. Yan. May Holy Bible na. Sana, inulit-ulit pa ng last and final prophet ko, no? Wala na. So, itong ating purpose na nasa social media tayo. Si Papa Bot ay nag-remind lang na tama na. Sobra na. Di ba? So wala namang mali kung tayo ay nangangaral. Pasensya na kayo, iba ang nakikita nyo sa mga usapan natin na naririnig o na napapanood. Kung ano ang mai-contribute mo sa humanity, make it good. Kung i-contribute mo sa humanity ang gulo, why? What's your reason? Gusto mong mamatay tayo lahat? Kasi gusto nyo martir. Hindi ko naman kayo nahamon.
Kaya sinabi ko kanina, let's get it on. Pagbigyan ko kayo kung saan kayo masaya, suportahan kita. Joke lang, ha? Wala, ang akin lang, nag-advise lang ako na magdasal, ha? Magdasal sa Panginoon through Jesus Christ. Yun lang. Wala na tayong magawa, eh. Kung walang Panginoon, wala na. Kaya let his voice reigns. Ang kanyang tinig ay maririnig. Ang kanyang mga sinasalita nasusulat at nababasa ng iba. Kaya ito, salamat sa social media na makarating ang message na to sa lahat. Paulit-ulit ko, hintuin yung terrorism. Sabihin nyo, galit kayo sa Israelites. Marami na yan ang kwento sa Holy Bible, eh. Invade nyo isang lugar. Sakupin nyo isang lugar. Kayo maghari-harian. Kung nandyan kayo, ngayon pa lang, palagay natin, nakuha nyo na ang Israel. Ngayon pa lang, anong nalalaman nyo sa humanity? Lahat tuturuan nyo maggawa ng bomba? Wala naman ako nakikitang invention nyo. Invention? Wala ako may nakitang mga bakuna. Siguro marunong lang kayo gumawa ng bala, bomba. Bakuna, wala. Siguro mga computers, gaya-gaya lang yan. May nauna nang gumawa ng computers. Ano bang brainchild nyo? O kayo mga terorista, nahamon ko kayo. O kung manalo kayo, okay. Siyempre kami maliliit, masasakop nyo. Under your mercy. Diba? So ano ngayon? I feel not happy with you, with your if you feel that people will not be happy of your management, patayin nyo kami. Kaming ayaw sa kamumuno nyo, patayin nyo kami. Ayan. Mali. There's no peace in there. Kaya sa totoo lang, pangit yung mga ganyan. Matagal na sa Holy Bible yun, eh. Invade one place. Libak? Hala, taga doon sa Libak yung aking kwan, Wilder. Saldua. Cebuano? Oh, Bisaya. Kinala. Si Roland? Nag-uwi ka pa doon? Gusto kong pumunta doon, magbakasyon. Bakit ka napunta dito? Ano pangalan mo? Love. Kung saan ang libo ko. Kilala mo si Roland? Oo, napatay naman to siya. Wala? Saan o? Kay naano abe siya, kung pag ano sa suba, pagbaha. Di kay nakainom siguro, nagtabok siya. Saan o? Hala, wala na ba lang sa Galike? Mga 3 months na. Wala ako pa ba? Ay, hindi ko natanda. Pero last year, nag-like pa siya sa Facebook ko. Bata eh, siguro. Oh! Roland Saldua? Oo, napatay na si Angkol. Ang nabili na ng bata. Parinti mo man gali? Hindi, kilala ko lang. Kilala lang naman, tapos kinatagaan ako sa bayo, si Ante. Di ba may anak siya nga palang dalawa? Oo, kilala ka bilog bata niya man. Tatlo? Apat? Gago na siya bata. Baka iba ang Roland Saldua na ano mo. Kilala ko na Cebuano na. Oh, Bisaya. Ang religion niya ba ano? Hindi ko abigay. Iglesia na sila. Oo, pero hindi ko abigay, sila kilala. Anong ngalan mo? Jubilin. Ha? Jubilin. I-text ko siya ngayon, baka magsagot siya. Nalipat na ko pangalan sa pambata niya, isang babae yan.
Ang mga bata niya, abi, parang 7 years old. Ang bata niya ngayon, mga 7 years old pa lang. Or mga 10, ang panganay. Oh. Kwenta. Budlay abi kung mapungko lang kung away baklon. Ay, putsan isang silupinta kay butang ko sa paha. Ibitay. Maraming balbokuan dito ah. Marami ako nakikitang balbokuan. Daming negosyo. Sa ibang lugar, wala. Walang ganito. Pag gusto mo mamili ng kung ano-ano, dun sa tindahan talaga na makapag-swipe ka. O, makapag-swipe. Karamihan, swipe ng card. Legitimate store dito. Wala kahit saan. Pero praise the Lord, buhay naman, no? Salamat sa mga Department of Health na talagang magaling. Ha? Magplano ng health ng tao. Dito ako kahapon, no? The other day. Isa is
Ang dami ring simbahan. Nakakatuwa, no? Ako nag-i-enjoy ko lakad eh. Nagbihis na ako ng baro. Pawis na. Pawis yung baro. Basa na yung baro. Basa. Yan, sabi ng balita doon. Yung mga newscaster nasa opisina eh. Sa atin, nasa lansangan. Yan. But the same message. For the good of humanity. Information. Yeah. Information dissemination. Sarap maglakad eh. Yan ha. Tirik na tirik yung araw. Ha? Sarap maglakad. Talaga. Ito ang gusto ko sa Pilipinas eh. Yan. Kung umuulan naman, hindi ako makapaglakad. Sabro naman, yellow. Snow. Ayaw ko rin. Ha? Dito, hindi ka naman mamamatay pag na expose ka sa araw eh. Huwag lang maglakad ng buong araw na tanghali. Umaga lang ganito yung may araw. I think we have the privilege to get from the sun, from the sunlight, vitamin D. Vitamin D. Alam mo kung ano yung vitamin D? Yung sinasabi ko, salamat sa mga Department of Health, World Health Organization na mga scientist. Yung vitamin D na absorb yan sa skin, ha? Punta yan sa bones, nagpapatibay ng buto yan, ha? Yung ating skull, skeleton, yan, yan ang prinsipyo. So we don't need to take in oral or synthetic vitamin D. D as in delta. See? Because we can get the natural vitamins from the sunlight like that. Okay? So, balik tayo na naman natin usapan. Balik tayo dun sa mga invention. Alam mo ba mga invention ng Jewish? Marami, di ba? Marami. Kayong mga palagay natin Iran, anong mga invention nyo? Eh kung gumawa kayo ng bomba, wala na yan. Nakaformula na yan. Ha? Wala nga kayo sigurong bakuna laban sa sakit, di ba? So kung label ka na terorista, yung mga Houthi, mga Hezbollah, mga Al-Qaeda, terorista. Tanong ko, anong contribution nyo sa humanity? Google? Ha? Google? Gulo-gulo? Ah, di ba? Pangit, di ba? Pangit, di ba? Ha? Pinagtawanan lang kayo ng mga tao eh. 99.99% of the world is laughing at you. Ha? And they will laugh at you forever and ever. Ha? Kahit sino ka pa. Ha? There is only one God. Tapos na yan eh. Sinabi ko na eh. Nakasulat na yan sa Holy Bible eh. This earth will end. Ha? In-explain nga sa Holy Bible. Although hindi ako pastor, pero marami na akong narinig. I joined the church. Oh yeah, diba? Ito na naman yung pinaka-paborito ko. Dito, tingnan mo to.
Yan. Maganda, no? Yan. Yan, dalawang river to eh. Pero yung sa unahan, isa lang ang source. Kaya lang humati sila eh. They divide each other. Then, pagdating dito, punta doon, only one. Isa na lang. Yan. Dalawa to. Yan, dami-dami mga... We have a lot of grace of God. Grasya yan, ha? Grasya yan. Sinabi ko, pag you come to the Lord God through Jesus Christ, you are not only receiving mercy, but abundance of grace. Ayan, oh. Dito, isang river. Doon din isang river. Hindi ko alam kung... Basta doon yan galing sa bundok doon. Mount Matutong at saka doon sa mga Upper Valley doon sa Tampakan area. Ayan. Sige, di ba maganda usapan natin? Kaya balik Kristo na tayo. Papa Botis. Pleading, ha? To come to Christ as soon as possible. Now na. Baka matakot kayo sa gira. Ayan mo yun na yan. Darating yan. Kahit wala pang gira, kung oras mo na, patay ka rin. Di ba? Kung oras na natin lahat, wala. Baka yung iba sa atin, hindi na malibing. Kakalat na lang. Pero we don't pray that. We don't aspire that. We don't dream of becoming that worst. Worst of the worst. That's why nagdasal tayo para maging merciful ang God na He will do the right thing for us, all people, including the sinners. Yun naman ang kanyang ginawa sa mundo. According to Him, He died for us. He died for the sinners. He died for everything, even for the Muslims. He died for the radical Muslims, di ba? Ganon, ka-merciful ang God natin. Ganon, ka-merciful si God. Ha? Matthew chapter 26. Ayan, basahin nyo. Nasa Matthew, ang ganda ng pagkasulat ng mga aklat na yan. The best. Brett yung naka-pick up, ah. Yung may tao na nakita niya, brake agad. Yun ang bright na driver. Yield agad. Hindi yung kamote. Ha? May nakita ka ng tao. Gusto mo pang magpasikat ng speed mo. Ha? Ulitin ko, ah. Malapit na tayo mag-wrap up. Matatapos na yung ating... nangyayaring gira nga. Diba? Kahit anong pa dyan ang gagawin. Predicted na yun ang Holy Bible eh. Mangyayari yan. Sinasabi dyan, end of the world. Why not? We're not God. God is everything. God knows everything. O, diba? Ulit-ulit pong i-remind. Dahil sa paniwala ng mga fake prophets, gumagawa ng istorya.
Pero if you read the Holy Quran, peace be with the book, ang daming beses na na-mention si Isa, yung si Jesus Christ. Ang dami. They revered it. Pagdating naman sa ibang author nila, they revert it. Primero, revered. Ngayon, gin-revert. They changed the narrative. Ah, di ba? Si Prophet M, ilang beses lang yan na isulat sa kanilang aklat. Pero si Isa, yung si Jesus Christ, ang dami. Kaya sometimes marinig ko na sila, you are not a Muslim if you don't trust Jesus. Ulitin ko, plagiarism eh. Sana kung nauna sila, okay. Ah, papayag tayo, di ba? Siguro, tayo naman ang rebelde. No. Kalain mo, i-change mo yung narrative ng isang nakasulat na Biblia, Holy Bible. Buti eh, nauna ang Holy Bible eh. Kaya we have the advantage na i-correct ang narrative ng paniwala nila. Kawawa sila eh. They're lost souls. Di ba? They need more guidance. Okay, ito peace from Bababot. Ha? Yun lang. May duty tayo ng ganyan. Hindi naman ginagawa ng iba to eh. Sa akin. Kahit hindi appropriate mag-apply ng polemics. Na-applyan ko dahil wala na eh. Tao lang tayo na we lost patience. Although I'm 65 years old and I kept it to myself. Matagal na. Ito dapat ang sasabihin ko, matagal na. Kaya lang, I don't want to do it. Ma-misinterpret tayo. Ngayon lang? Ha? Kasi sunset years na. Ito na yung product na paghihirap ng tao. Ayan o, nag-harvest na ng palay, hina-harvest na o. Ha, diretso sa sako. Ha? Wala na yung tao ang nag-harvest. Dati nag-harvest pa ako ng palay. 1960s, 1970s. Antay nating bumalik. Oh, ito. Di ba maganda? hindi niyo ba na-appreciate yung kagandahan? Kagandahan ng kalooban ng Panginoon. Ito, tingnan mo. Yan. Tubig yan ganyan sa bundok, ha? Kahit summer ngayon, siguro mga more than 1 month na walang ulan. Walang ulan dito. Mainit. But may pag-asa, may mga spring pa, oh. Oh. Para tumubo itong mga palay na to, oh. Ayan, oh. Mga palay na yan, oh. Oh. Kita mo yung mga... Oh, ito, invention, oh. Balik tayo sa usapan natin. Oh, invention ng tao to, ah. Oh. Yan. Oh, kayo. Anong invention niyo? Mga terorista. Ha? Ha? Mayabang niyo, joke lang. Ayun oh. Oh. Nag-harvest ng palay yan, diretso sa sako. Ang galing, di ba? Hindi ko naisip 'to eh. I never had a chance to think about harvesting rice. Yung mga ganyan. Oh. Pabalik-balik siya oh. Siguro may na-miss siya. Ano ba? Ganda oh.
Pabalik-balik siya kasi alam niya, binibidyo siya. Gusto niya rin maging artista. Ayan. Kaya joke lang yung mga terorista na sinasabi kong walang invention. Sabagay, mayroon naman kayong Google. Google, gulo-gulo. Ganda oh. Babay daw, babay. Itong tubig na ito, sinasabi ko. Grasya ng Panginoon to. Sorry sa mga salita ko minsan, mga tinaho, mga adjectives ko. Malapit na ako nagsabi na kayo mga terorista, mga loko-loko. Wala, joke lang yan. Papabot lang naman to. Papabot is a loving papa. Wala. Sa atin, yung contribution to lang sa humanity na mag-unite lahat. Diba? Kahit na wala kang juice, huwag lang patay. Oh, di ba? Ganda oh. Yan. Siguro walang blocking doon sa unahan. Siguro nakapag-harvest na rin sila. Oh? Nag-release na sila ng water dito sa baba. Yan, ang water oh, release na oh. Yan. Ganda no? Oh, pag malakas ang tubig, meaning walang naka-block doon sa taas. Yun. Diretso doon oh. Yan sa mga palayan, 'di ba? Maganda. Oh. Huwag na natin huwag na nating baliktarin ang mundo. May grasya na tayo, may Panginoon pa, magkagulo pa. Ano bang utak nyo? I run to the door, I run. Loko-loko. Sorry. Ay, hindi yan maganda. Sinabi ko kahit walang Third World War. Kahit walang Third World War. Pag oras mo, if your time is up, you will die. Di ba? Flex ko lang muna to. Dito banda, dito banda ko nakikita yung aking classmate, si Kamandil. Pero nung COVID, parang namatay eh. Hindi ko alam anong dahilan. Yeah. So, rest in peace, classmate. Or batchmate. Oh, di ba? Flex ko lang dahil yan ang testimony ng buhay natin. Born died. Paulit-ulit lang yan. Generations come, generations go. O, ganun. Kaya huwag na tayong mag-ibang chong. Huwag na tayong mag-ibang chong. Ulitin ko. Huwag na tayong mag-ibang chong. Oo, di ba? Na kunwari, kayo ang pinakatigas, pinakamamay-ari ng mundo. As if that you own the world. Because of your power, money, influence, and everything that you think about, boasting about yourself. Wala yan. Sabi ng Panginoon, God, sabi ni Jesus Christ, He lifts up the humble. Di ba? Pag nagpakumbaba ka, mas inaangat ka ng Panginoon. O, di ba? Yan. Yan lang. Simple, di ba? Simple lang. Pag humble ka, yan. Talagang you will be lifted up by God. Di ba? Kaya huwag na tayong, sabi ko, huwag na tayong magyabang. Ha? Paulit-ulit ko yung sinasabi.
Para hindi kayo marunong umintindi. Ano ba kayong mga moron? Di ba? Para kayong mga moron. Low intelligence. Joke lang, joke. Joke lang. Wala yun. Erase that. Delete that portion. Hindi ba biro ang ginagawa ko nito? Nagle-lecture, naglalakad. Ay, kayo nga sa pwesto ko. Joke lang, joke. Siyempre, ginusto ko to. Ganda o. Oh. Ilang kilometro ng lakad ko? 12. Mayama, 15. Maya-maya, 30 kilometers na. Abot na ako ng pulumulok. Okay, okay. Till our next vlog. VLOG. Video log. See you next episode. If we are still able, if we are still able to do it, let's do it. God bless you and keep you. God shine His face on you and turn His face towards you and give you peace. Ito, interviewin natin itong mga itong mga nag-common tao, si Benji naglilinis. Mga partner natin to. Kaya don't look down people. Oh? Layo, layo. Ha? Ah, dito ko naghalin. Oo. Isang-isa ka daw, dito man. Yeah. Hindi naman tama lang ipahuway. Oo. Sige. Pinakakaon ka na? Anong naging kaon mo? Kanon? Good. Oh, sige, inom tubig na mo ha. Inom tubig na mo. Custodial. Oh! kilala nila ako eh. Provincial jail yun eh. Siya, doon dito kayo sa bayan kami nga pastor ba no? Itong dito sa balay sa likod ng Murillo. Ano dati ng Espedin? Ano? Sige, ah. Okay, mag-a-op. Oh. Danay tarap lakad daw ah. Tudlo ta Biblia. Para magbuot ah. Turn His face on you and God bless you. Jesus name. In Jesus name. Amen. Listen, let's go. Magda, ano? Boom!